everyone, this is Lori and welcome sa channel ko. At bakit nga ba ako napavlog today? Dahil may nag-comment po doon sa aking post sa YouTube tungkol sa home tax kung po pwede daw pong gamitin ang kanilang cellphone dahil wala daw po siyang computer. At dahil sinuswerte ka po, pwede po siya as long as meron kang bank certificate sa inyong cellphone. So ano pang hinihintay natin at ating gawin ang tutorial. So tara na! So, papaano naman kayo gagamit ng home tax sa inyong cellphone para nyo i-download yung mga files ninyo na kinakailangan ninyong ipasa sa inyong mga amo para sa year-end tax refund. So, ganito po yan. Pumunta po kayo sa Play Store and then i-download nyo po yung home tax. I-search nyo siya, ganyan po yung itsura niya. Kagaya ng nakikita ninyo sa screen ngayon. Pagkatapos po ninyo i-download, ayan, i-click nyo lang siya. At dito makikita nyo yung Yeonmal Jeongsan Sodok Seekongje Chario Choe. Yung pinakauna, ito pong kulay violet. I-click nyo po yan, ayan. Kung inyong so, lagi ni Pilyo Hamnida, login hasim ni ka. Ibig sabihin, maglalagin po kayo gamit ang inyong certificate. Ayan po siya. So, kung yung internet banking ninyo ay nasa cellphone, pwede ninyo po siyang gamitin. So, hack in. Ayan po siya. So, ayan yung aking bank certificate. Nandito siya sa cellphone. So, mabilis lang mag-login. And then, i-click mo yan. And then, i-press mo yung password. Ayan siya. And then, hakin. Ayan na siya ngayon. Ganto po ang itsura niya. So, yung nakikita niyo na parang may bilog, choe, i-click niyo yan. National Health Insurance, National Pension, Insurance, kung nagbabayad kayo personally, Medical Expenses, Educational, kung nagbabayad kayo sa school, Occupation Expenses for Training, tapos, school uniform, repayment of student loans, credit card, debit card. Yung credit card, yung ginagamit ninyo kung kayo ay may mga credit card. Yung debit card, yung chikbul kada dun, kung debit card siya, check card ang tawag natin dito sa, ano, sa Korea. And then, chikbul, ayan. And then, cash receipt. Ito yung tinatawag na Hyeonggeum Yeongsujong. Ina-advise ko po sa inyong lahat na kumuha ng Hyeonggeum Yeongsujong para kapag nagbabayad kayo ng cash, nakarehistro pa din. Ayan siya. And then, personal savings. Nagbabayad kayo. Pension savings. Ayan siya. Retirement. Ayan. Click nyo lang siya lahat para makita ninyo. Ayan po siya. I-click natin isa-isa. And then, kung gusto nyong makita yung halimbawa, eto, yung Hyeonggeum Yeongsujong, gusto nyong makita kung ano-ano yung 2,990,000 yan, i-click nyo yung sangse, itong kulay blue. Ayan siya, i-click natin. So, iyan po yung lalabas. Ilban Kore nakalagay, di ba? So, iyan po yon pag pinindot nyo siya. Nakalagay January, February, March, kung magkano yung nagastos ninyo. So, pinakamarami yung nagastos ko noong February. So, ibalik po natin siya. Ayan. And then, dito, kung makikita nyo sa taas, yung kulay, ito yung kulay, anong kulay to? Kulay gray, Ilquanerio Badki. Ibig sabihin, isang beses mo lang siya i-download. So, click mo yan. Ayan, kung makikita ninyo dito, ayan siya. Kung ano lang yung meron kayong contribution, iyon lang yung automatic na may check. So, i-click nyo yung Nerio Badki. Ayan siya. Nerio Badki Chung. So, doon sa taas, may makikita kayo, doon sa tabi ng oras, dahil LGU ako, ganun yung ano, may makikita kayong home. Tapos, pag ibinaba nyo yan, ayan siya, open, Kim Loida, and then this one. So, ayan na po siya, na-download nyo na. Pwede nyo na siyang isend sa email ng inyong amo or kung sino man ang nagpa-process ng inyong tax refund. And then, sa pag-share, i-click nyo yung tatlong yon and then, eto lang, send nyo, send
file. Ganun lang po siya kadali. Tapos, papaano nyo naman siya hahanapin sa file ninyo kung hindi nyo nakita? So, punta po kayo doon sa file ninyo dito. My files. And then, internal. Makikita niyo ayan, internal storage. And then, download. Ayan siya. So, makikita nyo, andito yung dinownload ko kanina. Kim Lloyd, Daddy Colyad. Ayan siya. So, pala. Ayan po. Ganun po ang paggamit ng cellphone sa pagda-download ng ating papers galing sa home tax na ating ipapasa sa ating mga amo. Yan po yung expenses natin sa loob ng isang taon, which is 2019. So, paano po? Sana may natutunan kayo sa mga tutorial kong ito. Maraming salamat! At yun nga po, nagtatapos ang ating tutorial kung papaano ninyo gagamitin ang home tax sa inyong mga cellphone. Huwag nyo pong kalimutan na kinakailangan ay meron kayong internet banking sa inyong cellphone or sa inyong tablet. At huwag nyo rin kalimutan i-download ang application ng home tax sa inyong Play Store. Ayan. At syempre, maraming salamat po sa mga walang sawang nanonood ng aking vlog. At kung bago ka pa lang dito sa channel ko, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe at i-click mo na rin yung bell button para maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa sa mga darating na araw. So, paano po? Magkakapi muna si Inday. Maraming salamat! Bye-bye!